And welcome back sa ating channel, mga katiets. At sa iyo na bago pa lamang bumisita sa channel, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. And I wish you all fortune, luck, love, and happiness, and the best of your health in this year 2022 and the coming years to come. At ako'y mag-shoutout sa lahat ng avid followers right here in the Philippines, sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. How are you guys? At sa aking mga avid followers in abroad, dyan sa Middle East, sa Doha, Qatar, in Riyadh, Saudi Arabia, sa Bahrain, also in Canada, Australia, New Zealand, Hawaii, and dyan sa Korea, also in Vietnam, in Hong Kong also. How are you guys? Dyan sa Cyprus, malapit na yan sa Mediterranean. And also dito sa Indonesia, Malaysia, and in Hong Kong. Kumusta yung lahat yan, mga katiyats? Tayo na ngayon ay magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Alright, sit back and relax, mga katiyats. Meron tayong isang treasure marker na tinatawag ko na pinakamalupit na pagkagawa na treasure codes and symbol. Bakit ba nasabi ko ito na malupit? Kasi nagtuturo siya ng iba't ibang direksyon. Ang mga hapon ay gumagawa yan ng itong mga markers na nagtuturo sa maling direksyon. Kasi alam nila na pagdating ng panahon, mga 3 taon o 5 taon after the World War II, nang maibaon nila yan, nang magbaon sila, ay maraming mga ngaso ng ginto o mga treasure hunters ang magsidatingan. Lalo na yung mga Amerikano, magaling mag-decode yan. At of course, tayo mga Pilipino. Kaya ang kanilang treasure codes ay palaging naga-mirror image or baliktad ito, posing. At nilalagyan nila ng mga arrow na very misleading na nagtuturo sa maling-mali na mga lugar. Kaya tayo tuloy ay palaging walang nakukuha dahil dyan. Mapaglin lang, malupit na mga treasure design markers and symbols. Ngayon, ano nga bang mga nakasulat dito sa bato na ito, mga katiyats? Ang klaro dito ay meron siyang isang half head arrow, meron din siyang isang carved arrow na nagaganyan, meron din siyang symbol for treasure box na nagaganyan, at sa may banda rito ay para siyang may asterisk or spoke sign, parang may merang anak kaganyan. Okay, at meron siyang isang dot na napaka-importante ng isang dot na yan. At meron din siyang itong indicator of deep, ang lalim. At meron na namang isang linya na nagtuturo pa ng isang direksyon. Kaya napakalupit. 3 direksyon ang tinuturo niya. Kaya 3 paraan din ang paghanap natin ng nakabaon na item dyan. Okay, walang bata, walang sinuman, walang Pilipino na makapag-imagine ng ganyan na klaseng design of a treasure symbol. Okay, yan ay nasa guni-guni lang yan natin. Wala, kasi kahit nga sa guni-guni or imagination, hindi tayo gagawa ng ganyan. Napaka-enigmatic, malupit nga, sabi nila. Okay, ngayon, ang unang paraan guys, sa kulay ng dilaw, sa paghanap ng direksyon ng digging spot dyan ay of course tingnan natin itong treasure box symbol. Bakit nga ba siya naka-incline? Bakit siya naka-slant na ganyan? At bakit parang tinuturo niya itong parang may asterisk? Nakaturo siya dyan. Ngayon, yan ang isang pagpahiwatig ng direksyon. Okay, so itong unang direksyon natin, ang baliktad na arrow. Itong arrow niya na ganyan ay baliktad, meaning ang tinuturo nito papunta dito at ang tinuturo din ng box ay isa lamang dito sa intersection ng dalawang pointer na yan. Ito ay idiretso natin yan. Ang box naman ay paggawa tayo ng linya papunta dyan, at kung saan sila mag-meet or intersect ay doon tayo mag-ukay. Ito ang ating number 1 digging spot.
Ngayon, ang ating number 2 digging spot ay tingnan natin kung saan nakalagay ang dot. Kasi ang dot ay indicator yan ng opposite direction. Ang dot ay palaging baliktad yan. Kung ito ay nasa kanan, meaning to say ay papunta tayo dito. Okay, natulad din yan ng isang linya na mayroong dot na nagaganito. Ang kahulugan yan ay nasa kabila, sa banda rito. Kaya ganun din ang pag-analyze natin dito. So ang item must be papunta dito. Okay, ngayon ay dalawang symbol ang nagtuturo ng papuntang kaliwa. Itong half-head arrow ay minsan itong mahaba na parte ang nagpo-point. So nagpo-point siya dyan. Ngayon ito naman, itong linya dito, ganun din nagpo-point siya papuntang west. So silang dalawa ay papuntang west. Sa actual ay magkatabi lang yan. So ganun din itong dot. Pag i-cross natin yan dito sa box, ay ganun din ang ibigay niya na direction, papunta rin dito. Ngayon, ang ating problema ay ano ba ang distance ng ating digging spot papuntang west? Okay, tingnan natin sa kanyang given. Ang dot na maliit ay 5 meters distance. So, isa lang distansya ang binigay niya, 5 meters. Ang unang digging spot. Okay. So, kulayan natin ng green. Halimbawa, ito ang 5 meters. Dito tayo sa first digging spot natin. Pangalawang distansya papuntang west ay kunin natin ang haba nito. Itong linya dito, guys. Pagbasihan natin ang kamay ng ating katiets. Ito ay 4 inches. Ang kamay niya ay 4 inches yan or 5 inches ang lapad. Ngayon kung ilagay natin yan dito, isa, so tatlong kamay niya ang linya na ito. So meaning to say 15 meters ang layo ng pangalawang hukay natin. So dito sa pangalawang hukay, ito ay 15 meters na ang layo. Given sa itong equivalent ng line na ito, kasi sa estimate natin yan ay 15 inches. So 15 meters ang lumabas. Okay, so going to west, ito ang ating pangalawang digging spot, ang 15 at 5 meters. While dito sa itaas ay ang unang digging spot natin ay kung saan mag-intersect ang linya galing dito sa curve arrow at sa box. At ang pangalawang digging spot diyan ay given pa rin sa 5. Okay, at kung ang 5 meters ay sa banda rito or banda rito or baka ang 5 meters ay eksaktong itong tinuro na intersection. Okay guys, so mayroon pa tayong pangatlong paraan sa paghanap nito. Okay, pwede rin ito na treasure in front. Bakit ko nasabi? Dahil dito sa arrow na pababa. Okay, ngayon ang ating gawin ay sukatin din natin ang arrow by inches. Kulay tayo ng ibang kulay. So ito by inches ay sa tingin ko ay ganun din, 15 inches ito ang haba. So tayo ay pupunta dito in front sa kanya, 15 inches. Make that 15 meters distance sa harap mismo nitong parang nakatayo na arrow na nakaganyan. Okay, so 15 meters lang. Wala na siyang ibang binigay pa na direction. I make that na distance. Kung di 15 meters lang, galing sa haba niya, diyan tayo kumuha ng distansya. Okay, at kung wala dito sa 15 meters, kunin din natin ang value ng isang dot. Kaya
pwede tayong umatras sa 5 meters. Okay guys, so yan lang ang aking pag-analyze sa pinakamalupit na tersure marker na itong na-decode or dinidecode natin ngayon. Okay, at sana ay dagdagan nyo rin kung paano nyo hanapin. Idagdag nyo lang ang aking mga idea sa paghanap dyan sa inyong sariling analysis. Siya nga pala, meron pala tayong, ngayon ko lang ito napansin. Kung ito naman guys ay spoke, kung ito ay parang sun symbol or asterisk, yan ay nag-indicate ng east. At itong half arrow ay pwede rin yan magturo ng east. Kaya bilangin nyo lang sa kung ilang rays, ilang sinag ng araw yan, sabihin natin 5. So limang hakbang na yan, 1, 2, 3, 4, 5. So dito going to east. Tamang-tama siya, nasa east ang kanyang posisyon. So 5 meters lang kung 5 or 5 hakbang lang kung 5 sinag ng araw ang nandyan sa itong parang sun symbol dito. Okay guys, so yan ang ating pang-apat or panghuli. Or pwede rin unahin nyo yan na digging spot. Kasi mas madali siya, spoke sign kung yan ay sun. Okay, at hanggang sa muli, ako'y magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. At sana naman sa taon na ito ay meron tayong maswerteng matagpuan na mga nakabaon na treasures. Maraming salamat. Ciao for now.